Nisunod ko na, siguro, kasi, oh, ito, pakinggan ninyo ito mga kababayan. In the UK, 191,832 individual adverse events ang tumama doon sa mga tumanggap, including blindness, pagkabulang. Yan ang gusto mo, Lomi? Well, sa United Kingdom ito, kino-cover up. Buti na lang may mga Kristiyano, vigilant Christians. Nilalabas ito. Just like in Israel, wala kang mabasa, wala kang marinig sa mainstream media, dami na palang na disgrasya. Pakinggan niyo yung Israeli. Dami na niya dito. We are calling our friends in the whole world. Sakluluan ninyo kami rito. Ito, tingnan ninyo. In UK, United Kingdom, 191,832 indigenous have been reported after receiving the boss, the Python, in AstraZeneca. Bakula were given temporary authorization sa UK, mga kababayan, by the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. O, tingnan ninyo. In-approve. O, yung sinabi niyo. Re-review. Anya. Yun sabi ni Lomi. I-review anya. Ito, o, ni-review. In-approve na nga. Ano nangyari? Masabi na you are concerned. But in truth, pari-parihas kayo. The former in mid-December 2020, in latter at the beginning of January, since then, the yellow card scheme has flagged a combined 191,832 individual adverse events or side effects of varying degrees or injury. On the injuries recorded, AstraZeneca consistently performed the worst, accounting for 60% of all adverse events. Dito yung pinupost dito, may dumating dito, AstraZeneca, sa amin. Ilang doses yun? 10,000 yata. Karagarating pa lang kahapon yata eh. And 58% of death in blind reports. Sabi ko sa inyo, darating ang araw pag nagmasip po. This is actually crimes against humanity, genocide. Kala niyo, nililigtas tayo? Yun ang gusto nilang ipaniwala sa atin. Nililigtas tayo. Kung totoo yun, tingnan ninyo ang nangyari. Pakinggan ninyo ang sigaw ng Israel. Kung talagang nililigtas, hindi po tayo nililigtas. Remember po yung opla nila. Sight! Sight. Capture. C for capture. I for inject. T for trace. E for erase. Yun niya. Sakto rito. Of the injuries recorded, mas marami, 60% AstraZeneca.
Additionally, of the 402 fatalities, 197 were reported following use of the Python formula, and 205 are taking the AstraZeneca. O may mga patay na. Among people in the UK, 35 cases of deafness and 25 cases of blindness. Imagine kung kapatid mo to, or kayo ito, hindi na ninyo makikita pa ang kagandahan ng mundo kahit yung mukha ng family mo. Ito nga, ito yung ano, I pray very, very hard to my member. Yung plinay ko, yung taga Canada yun, yung babae. Nurse siya eh. And she has got great belief dito po sa ano. Ano nangyari sa kanya? 27 years na daw siya na may migraine. But in 2018, nawala na yung migraine niya. Ayun, first job, pak! Bumalik yung migraine niya. Pero, malakas yung belief niya kasi. Sabi niya, normal lang, nurse siya eh. Ano sabi niya? Then comes the schedule of the second. Alam niyo na experience niya ngayon? Partial blindness. But still, until today, he has that belief na it is just temporary. Siya nawa. Nakakakita daw siya ng mga flashes. Tapos pa. Nawala yung paningin niya. Partial blindness. O ito. Makinig kayo po. Hindi po ito yung ordinary, yung noon na tinanggap natin, pati ako mayroon. Yung bata pa ako, nahuli ako doon sa amin. Hindi po ito. Kakaiba po ito ngayon because we are living in a very different time. Ibang panahon na po ito. Ito yung panahon kung saan yung mga kampon ng they're implementing their plan of reduction. Eh, marinig ninyo yung isang black man. Portion po, iparinig ko sa inyo. Kung ang sinasabi niya. Are you starting to see just now just how dangerous this really are? Coming up on a quarter of a million people in the UK who have and are experiencing adverse reaction, including dozens of cases of blindness and deafness. What if that was you who got and now find yourself blind? And that is blindness all throughout your life. What if kayo yun? Tingin ninyo. Maganda? Sige. Is it worth it to lose your eyes to have marginal protection from ito pong sakit na sinasabi nila with a 99% recovery rate? Tanong ninyo sa sarili ninyo. Is it worth it? Protection ko niyo. Gusto ko may protection ako para hindi ako makahawa.
Ayun, sige. Tuloy mo ang kalokohan mo. Isang araw, nagising ka. Bakit ang dilim-dilim? Gabi pa ba? Mama? Mama? Anong oras na ba, mama? Bakit ang dilim-dilim? Maya-maya. Biglang tahimik. Mama, mama. Nagsasalita ka ba, mama? Asan ka? Ayun. Pati pala yung tainga niya, nawala ng pandinig. Tanong ko sa inyo, worth it ba siya? Is it worth it to lose your eyes? At yung inyong sabi sa 2 Kings chapter 4 verse 40, mga kababayan, so they poured out for the men to eat, and it came to pass as they were eating of the pottage that they cried out and said, oh thou man of God, there is death in the pot, and they could not eat thereof. Remember, this is just the tip of the iceberg. It is only going to get much worse from here. Ilang porsyento pa lang po, mga kababayan. Eh, sinasabi ko sa inyo, hindi ko tayo tinatapo. The real pandemonium is just about to unfold. Tuwang-tuwa yan, si Evil. Ayun, anya yung prediction ko. Natupad na. Natupad yung prediction niya kasi yung renewal up, yun talaga ang tutupad sa prediction niya. Hindi ninyo alam. Eh, galit na galit yung isang African leader. Sino anya ang nagbigay sa iyo attacking, lambasting ano, lambasting evil? Kayong mag-asawa niya, sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na mag-determine sa buhay namin, mga blacks? Yan sabi. Sino niya? Bakit kayo nangingialam sa buhay namin? On top of all that, no one knows the long-term effects into the human body. Those studies have never been done, and that's why this type of the bakula was never been approved for human use. It is an experimental bakulaw, mga kababayan. And that's the reason why yung mga doktor na matitino, ayaw nila. Tulad ni Dr. Ono, ayaw ko anya, tinatanong ako lang, ayaw ko. Bakit naman na, you see? Yung mga doktor po na nag-aanak buhay, na wala mang pakialam basta't may anak buhay sila, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. And it is still no approved. Or not approved. Now outside of emergency use. So you need to think about that as well. This is not conspiracy. These are the facts on the ground. Bakit? Basahin ko po sa inyo. Galing sa artikulo ng LifeSite News. Alam ba ninyo itong LifeSite News? Catholic. Catholic itong ano, LifeSite News magazine.
O sila mismo ang nagsabi. Sila mismo ang nagbalita. Basahin ko. The numbers are derived from the UK yellow card. Bacula reporting scheme, which is the British equivalent of the American Centers for Disease Control and Prevention. Alam ninyo, kwento-kwento lang. Official report nila. Ano sabi? Ayun ang binasa ko. The latest data, which runs up to February 19 and was published on February 20 to reveal a plethora of debilitating side effects, but this has not alarmed officials. Laging ganon, dinadown, ano? Downplay. Laging ganon ang report, dinadownplay nila. But this has not alarmed officials of the MHRA, who maintain that no other new safety concerns have been identified from reports received today. They conclude from this that the overall safety experience with both is so far as expected from the clinical trials. Sabi ko sa inyo, hindi po sila aamin. Habang nagtutumbahan po kayo, hindi sila aamin. Never. The regulator doubled down on supporting the job, stating that the expected benefits of the is preventing and serious complication associated. Laging ganon. Yan na, nakita ko yung mga sinasabi nila, narinig ko. Bakit anya yung bakulaw, hindi man pala makakabigay ng proteksyon, you can be infected or transmit? Bakit anya tayo? Nakita ko yun kay Dr. Mapa. Oh, Mapa. Mata? Napanood ko. Ano sabi ni Dr. Mata? Si Dr. Mata, ganun ang sinasabi niya. Hindi man talaga anya ganon, based anya sa my studies, etc. Kasi, sabi anya ng mga scientists, ang goal talaga, hindi man to protect you. What? Hindi man daw yun. Panorin niyo yung latest ni Dr. Mata. Ganon sinasabi niya. Kundi anya, you have to understand, to prevent death. Yun na niya ang purpose nito, ang goal, na hindi ka mamatay. Hindi mamatay. Ano nangyari rito? Bakit ang daming mga doktor wala man dating sakit? Pero dahil it's not reported by the mainstream, walang taong na-alarm. Iba man kasi yung napapanood ninyo. Parang sa religion lang. Ang naririnig kasi ninyo, mainstream religion. Kayo yung naririnig ninyo sa radio, mainstream, kayo yung pinapaniwalaan ninyo. Believing na yun ang totoo. What if sabihin ko sa inyo, yun ang hindi totoo? Ang totoo yung hindi ninyo naririnig pa. Kung sabihin ko sa inyo yun, kaya daming napapahama. Tama yung kinote ko pong Bible verse, there is a way that seems right unto a man, but the end of it
the ways of death. So, ito yun ngayon. Sakto dito. Ang tingin ng Pangulo, tingin ng lahat in the government, ito yung tama. Pero ang dulo, kamatayan. Hindi magkakamali ang Word of God. And it's happening, mga kababayan. It is happening. Okay?